What is up guys? This is Poy Reviews. Kung bago pa lang sa channel na to, welcome na welcome ka. Ngayon kung luma ka naman, welcome back. So for today's video, meron tayong unboxing and review about dito kay Blue Wow XO. You know? So as you can see, wala, very clean box lang siya. So itong Blue Wow guys, X0, isa siyang wireless earbuds. Ngayon meron tayong kakaibang pag-uusapan about kay XO. Alam yon. Joke lang, nasa title. Makikita mo dyan. So yeah, excited na ako ipakita sa inyo to. Kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this, yo! Okay, so inside the box, we have the user manual. Ayan. Ito yung madalas nating binabasa talaga eh. Diba? And then we also have a pouch. Ayan, with branding of course. Pero okay siya, okay yung material niya guys ha. And usually, sa mga earbuds, wala silang pinoprovide na pouch. So good thing about Blue Wow, meron. And then meron pa tayong ibang makikitang accessories dito. So we have the micro USB cable. Ayan, for charging. And then, two sets of ear tips. This one is large yata and small. And then, yun nandito yung regular. And then, merong ganito. Alright. Ayan. So, type A to type C. Malalaman nyo guys kung para saan to. Okay, mamaya. Pero sabihin ko na, pang charging to. Okay, kasi itong Blue One XO Pro, meron siyang built-in 3000 mAh na battery which you can charge your device. Okay? You can... Pero mamaya natin pag-usapan. Dito muna tayo kay Blue Wow X0 Pro. Okay, so ito na yung mismong charging case na itong X0. Ayan, so as you can see guys, solid siya. Very slick. And napaka gandang tignan. Alright? So, pure black siya guys. This one is plastic. Pero glossy type siya. And then, yung mismong charging case is matte. Alright. And then, meron tayong dalawang ports dito guys. Ayan. One for input and then the other one is for output. Itong input guys, micro USB port for charging siya. And then, the other one, yung maliit na connector na yon, yun yung pang-charge sa mga smartphone nyo. Alright? So, built-in power bank itong charging case ng X0 Pro. Hindi ba malaking tulong yon? Okay? Para sa'yo. Na in case na, ano lang, for emergency purposes lang naman yung power bank nitong case na to eh. No? Kung sakaling napakalayo ng biniyahin nyo, nakalimutan mo mag-charge, meron tayong emergency power bank at the same time, lalagyan ng earbuds. For the build quality, okay siya. Alright? Not the best quality material yung ginamit dito. Pero, as you can see naman, no? Ayan, no? Okay na okay siya para sa akin. Yung bigat niya, of course, expect nyo na medyo may bigat siya kasi meron siyang built-in battery nga. Okay? So, kung nagaanap ka ng earbuds na may magaan na case, hindi to para sa'yo. Meron tayong i-review dito, guys, yung ZNT Sound Base. Same sila ng specs na merong 3000 mAh built-in power bank. Pero mas malaki yon, okay? Mas malaki yung case nun and mas mabigat ng konti compare dito. Wala na kasi sa akin eh. Lumipad. Pero kung tatanungin nyo ako about sa design, mas panalo to, alright? Yung X0 Pro. Okay, so buksan na natin. Kita nyo ba yung mga kulay-kulay sa gilid na yan? Alright, not the usual type of charging case na binubuksan ng ganon. Alright? So, this one is sliding siya.
And I think guys, dito sa bandang dulo meron siyang magnet, pero hindi lang ako sure ha. Pero kasi kapag sinasara ko siya, you know, may snap. So ito na yung mismong X0 Pro. Ayan, so as you can see guys, meron tayong pailaw and yung branding, okay, logo. Tapos meron siyang button. For the design, yeah. Okay siya, approved siya para sa akin. Very simple lang, wala nang kaano-ano pa, walang kachena-chena. Basta suit mo na, yun na yun. And of course, para hindi tayo mahirapan, nakalagay na rin dito guys kung left or right ear yung hawak-hawak nyo. Alright? For the function guys, meron tayong music control. Alright? You can play, pause, skip track, and then previous track. For the volume control, meron din. Unlike other earbuds, yun yung wala sa kanila. Alright? Meron lang sila play, pause, skip, and previous. But ito meron siyang volume up and down. Then it can control calls. Alright? So basically, meron din itong mic. Alright? Nakasama. I think ito siya yung nasa pinakababa. Hindi ko lang makikita niya eh. Pero doon. Okay? So meron siyang mic. And then it can answer call, reject call, or pwede rin natin i-active dito yung Siri and yung Google Assistant. And then ito yung pinaka nagustuhan ko, and I think ito yung pinaka parang i-focus ng mga companies this 2020 sa mga wireless earbuds, yung low latency mode. Alright? So this one, the Blue Wow X0 Pro, meron siyang tinatawag na gaming mode. It will lessen the latency, which means mas accurate yung sound na lumalabas sa games nyo while you are playing. Kasi alam naman natin lahat na this era is ano na, focus na rin yung ibang mga developers sa mobile games. Alright, so hindi mawawala ang sound quality test, kaya i-connect ko muna ito sa device and then let's see kung ano yung kalalabasan niya or ano yung output niya. Guys! Guys! Okay? One of the best sound quality ng isang wireless earbuds ang na-unbox at na-review na natin dito sa channel na to. Alright? Honestly, napaka-clean, napaka-linis, napaka-balance. And for the volume, hindi rin siya ganun kalakas. Alright? Kasi siguro kapag medyo nilakasan pa nila, magiging basag na siya. Alright, saktong-sakto lang para sa akin yung volume niya, yung pinaka-maximum volume. Hindi alam siguro baliw, alright, na gusto mong masira yung tenga mo sa sobrang lakas ng volume. So for me, tama-tama lang yung volume niya guys. And yun nga, gaya na sinabi ko, yung bass kanina, okay, sa pagkakarinig ko, right? Sa pagkakarinig ko is napaka-smooth. Hindi siya basag, hindi siya tunog radio kapag naka full volume or maximum. Tapos yung mga functions niya guys is gumagana lahat and okay siya. Alright, accurate naman kapag naka double click, mag-stop siya, and then pag triple click, mag-previews like that. Okay, so try naman natin itong charging case as a power bank. So tingnan natin guys kung okay yung connector. Actually, yung connector na binigay nila okay siya para sa akin, metal siya. Hindi siya plastic. Ayan. Okay, so try natin. For the cable, gagamitin natin itong BridgeTech Super Cable. Ayan. If hindi kayo familiar dito, click nyo sa taas yung link, yung basta lalabas dyan. Click nyo yan guys. Sobrang tibay and fast charging siya. Yup. It's charging. Alright. Ayos siya. The question here, magkano ba itong X0 Pro? Baka magulat ka. Alright? Baka ngayon pa lang, habang pinapanood mo ito, nagugulat ka na eh. So, for the price, ang original price or ang pinaka-official price nito sa Lazada is 1,129 pesos. Guys, sa presyo na yon, ang makukuha mo lang sa isang wireless earbuds is yung wireless earbuds at saka yung charging case. Yun lang, that's it. Pero itong si X0 Pro, meron na siyang built-in power bank, which is meron siyang 3000 mAh na battery capacity. Pangalawa is yung gaming mode. And sa case pa lang, masasabi kong
Basta solid siya. Para sa akin sulit na sulit itong X0 Pro. For the price na 1,000 pesos, hindi mo to makikita. Okay, very rare. Okay, very rare yung ganitong mga features sa 1,000 pesos. And that's it for today's video. Sana nakatulong itong video na to kung naghahanap ko ng pang malupitang wireless earbuds. At the same time, meron ng built-in power bank. Alright? At the same time, may napakagandang feature, which is yung gaming mode. At kung gusto mo pa makakita ng iba't ibang klaseng videos tulad nito, pinapayo ko na sa iyo, kaibigan. Mag-subscribe sa channel na to. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, comment, and yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Again, this is Poy Reviews, unboxing anything just for you. See you on my next video. Nice!